Good morning mga langga. For today's video is all about morning cycle lessons namin. So ibabahagi namin kung ano yung mga sa early days niya is natuturo na namin. So yung nandyan is yung President and Vice President of the Philippines. So importante na sa murang edad nila natuturo natin yung kung sino yung mga namumuno sa ating bansa. So para aware sila kung sino yung mga nanunungkulan sa gobyerno sa ngayon. Pero hindi naman necessary na yung lahat talaga. So yung mga father and mother ng ating bansa. So yung sa amin, inintroduce namin siya sa from Emilio Aguinaldo hanggang the present, yung present na presidente natin. So si Rodrigo Roa Duterte at saka si Vice Lenny Robredo. So sa governor and mayor naman is at least aware din siya kung sino yung namumuno sa lugar namin, sino yung governor at saka yung mayor, kasi lagi naman niyang naririnig, so might as well alam niya. So sa heroes naman, when it comes to heroes, hindi lang sa binabanggit namin sa kanya, pinapanood din namin siya ng mga clips at videos tungkol sa mga bayani. So, para mabuhay ang pagiging patriotic niya dito sa ating bansa. Para alam niya kung ano yung mga sakripisyo na ginawa ng mga bayani natin. Kung ano man yung natatamasa nating kalayaan sa ngayon. Kahit sa murang edad, maintindihan na niya. So, para siya, kung lumaki man siya, maging bahagi siya ng solusyon, hindi yung magiging problema siya ng bansa dahil sa nakita niyang mga ano sa mga nakaraan na pangyayari at kung anong malaking ambag ng mga bayani sa ating bansa. So meron din namang land and water reforms, yun yung mga anyong lupa at anyong tubig. So nadidistinguish niya kung anyong tubig ba yan o anyong lupa, kung anong tawag sa anyo na yan, dagat ba yan, ilog ba yan, lawa, bukal, talon, sapa, kipot o karagatan, o sa lupa naman, anong tawag dyan, bulubundukin ba, bundok, bulkan, talampas, disyerto, kapuluan, pulo, tangway o kapatagan. Sa simple prayers naman, is more on personal prayer. So kung ano yung ipipray ng puso niya, yan yung ini-encourage namin siyang sabihin, banggitin, at yun yung magiging daily prayer niya. So yung mga Our Father, Hail Mary, at yung iba pang mga dapat i-memorize, ini-introduce lang namin sa kanya. Pero yung binabanggit niya talaga sa daily prayer niya is more on personal. Kahit yung sa prayer before and after meal is more on personal prayers. Hindi gaya ko dati nung bata pa ako. Yung minemorize ko is yung sa ano, yung sa mga dapat na minemorize na ano, prayers as a Christians. So sa manners and character building naman is basically malaking bagay to sa parents, sa mga magulang, kasi tayo yung unang magtuturo sa kanila ng magandang asal. So unluckily, nandito siya sa sitwasyon o sa posisyon na hindi ko masabi na magandang environment since nasa working environment siya. So nakikita niya yung may mga instances or mga sitwasyon na hindi naman ganun ka aya-aya tignan or marinig, pero wala siyang choice kasi andito siya, so maririnig at makikita niya. So ang ginagawa namin is as much as possible nilelessen namin yung exposure niya dito. So halimbawa pag nakikipag-usap or may gulo ganyan, so minsan nasasaksihan talaga ng bata. So malaking challenge sa amin as parents
na ipaliwanag at ipaintindi sa kanya yung mga bagay-bagay na in real life, meron talagang nasusuka talaga yung sa character mo at sa manner mo, depende sa mga taong pinapatunguhan mo or yung kung sino yung kamingle mo. So, ganun. So, very challenging to sa amin hanggang ngayon. Tapos, when it comes to responsibility or yung sa household chores, so, binibigyan talaga namin siya ng assignment niya. So, hindi pwedeng saluin namin yon para sa kanya. Dapat ginagawa niya para sa sarili niya. So, halimbawa, during wake up time niya, siya yung nagliligpit. Dati sa bahay namin, naghuhugas siya ng pinggan. Dito is, hindi. Ako na lang. Kasi, yung sink, yung lababo is malayo. Tapos, mahirapan pa siya. So, yung sa kanya is more on sa beddings. Doon siya. Tapos, yung mga maliliit na bagay, doon siya naka-assign. Para yung bata, mamulat siya sa responsibility at meron siyang malagay sa utak niya na hindi sa lahat ng bagay sasaluhin ng parents. So, para hindi siya maging dependent, magiging independent yung bata. Especially sa usapin ng pera. Meron siyang savings na kanya. So, may obligasyon siya na mag-ipon at hindi gumastos ng hindi sobra sa kailangan niya. Luckily, yung anak namin is hindi sanay sa pera. Pag binibigyan mo siya ng pera, yung value ng pera para sa kanya is parang wala. Hindi kasi namin siya sinanay na binibigyan ng pera, pinapahawak sa pera o pinapahawak ng pera. Pero nakikita niya yung struggle namin kung paano magtipid, paano sa pagdating sa pera nahihirapan kami. Nakikita niya kung gaano kaimportante pala yung pera sa tao. So, pinapaintindi namin sa kanya kung ano yung kung ano yung importance ng merong pera at yung sa wala. So, habang bata pa siya, iniisip niya na gusto namin talaga madala niya hanggang sa paglaki niya na saving is very important. Na dapat hindi siya gumaya sa amin o hindi lang sa amin, sa ibang tao, na kung pag may pera, gastos agad, yung pera mapunta sa ibang bagay na hindi naman masyadong importante. So, habang maaga pa siya, lahat ng mga pagkakamali namin, kung pwede pa lang sa kanya, is matama niya. So, lahat ng mga tingin namin, mga nagawa naming mali, pinapaintindi namin sa kanya para pag siya na, hindi niya na magawa or hindi niya rin gawin. So, sana talaga lumaki siya na responsable, especially pagdating sa pera. Yun lang naman kasi yung wini-wish ng isang parent sa kanilang anak. Lumaking mabait, mabuting tao, may takot sa Diyos at mapagmahal, hindi lang sa pamilya kundi sa kapwa-tao. Yun lang naman. Secondary na lang siguro yung may komportableng buhay kasi to follow naman talaga yan . So, lahat ng parents nangangarap na magkaroon ng mabuting buhay yung mga anak nila. So, sa amin ganun din. So, sana yung video na po ito is at least makatulong man lang po sa inyo mga parents out there. So, until the next video na lang po tayo. Kita kids. Good day po sa inyong lahat. God bless.